Gagawa naman po ako ngayon ng kasaba. Papakita ko po sa inyo kung paano yung paggawa ko. Nailagay ko na po rito yung, nailagay ko na dito yung whole package ng grated kasaba na frozen. Siyempre, dinifrost ko po yun. Nilagay ko na dito sa bowl. Tapos, nilagyan ko ng 1 can coconut milk. Nandito na po siya sa bowl. Dito na. Tapos, nilagay ko na po din yung condensed milk na natira pa. Hindi ko pa na nilagay lahat. So, haluin lang po natin siya. Tapos yung egg. 3 eggs po ang nilagay ko kasi maliliit yung egg. Itlog. So, 3 nilagay ko. Pag yung large po ang ginagamit, ang 2 lang po, okay na. Yan. Tapos lalagyan ko po siya ng sugar. Kasi parang kulang yung tamis ng condense pag yung condense lang. Lagyan ko siya ng 1/2 cup na sugar. White sugar. Yan. Mix nyo lang sila lahat ng maigi. Yung ingredients. Lagyan na rin natin siya ng vanilla. Siguro mga 1 teaspoon. Preheat nyo po yung oven sa 375 degrees. Yan, putol ang ulo ko yata sa video. Ang hirap ng. Okay, tapos ilalagay ko na po ito sa sa pan. Okay. Isprehan ko na rin po para hindi siya dumikit. Okay. So, ibuhos lang po natin. Okay. Tapos sasalang na po sa oven. Guys, Thanksgiving po dito kaya may kunting salo-salo kami mamaya. Sinsya na kayo sa background ko at may iba pang nakasalang sa stove na aking nilulutong ibang panghanda. Naisipan kong i-video itong paggawa ko ng kasaba cake at i-share sa inyo. Pakitingin nyo na rin po yung in-upload ko na paggawa ng biko. Salamat guys! Yan po, nakasalang na po yung ating kasaba cake sa oven habang iniintay natin maluto yon. Pero pag mga halfway through, lalagyan ko siya ng cheese sa ibabaw para masarap. Okay, mamaya i-update ko kayo kung ano itsura ng ating kasaba cake. Ayan po, luto na yung ating kasaba cake. Iaahon ko na siya sa oven. Okay. Yan o, golden brown na yung ibabaw niya. Pwede na yan. Yan na po yung ating kasaba cake. Ang bango. Okay, ganyan lang kasimple yung paggawa ng kasaba cake. Okay guys, thank you for watching. See you next time. Bye!